Kain na natin para maulit yung bigit. Ito yung gusto ko na thank you. Ah. Wow. Ang color ko, ang ganda tingnan, guys. Wala pa naman natin yung ano, kamayin ko na, guys. Hi guys, welcome back to my channel. And today, ayan, dahil hindi ko pa na-open yung gift ko nung na-receive ko noong Sunday, yung aking birthday. So, medyo late na yung aking vlog, guys. Alam nyo naman, busy-busy yung lola nyo. Medyo napagod tayo, hindi makapag-edit agad-agad. Saka meron ako mga, ano, na mga vlog na na-late ko na siyang i-post, guys. Anyway, bago ang lahat, magluluto ako ng chop suey kasi ayoko masayang yung ating natirang mga gulay. Kasi bumili ako ng snow pea, dapat magpapansit ako sa birthday ko. Tapos hindi na kasi sobrang dami ng food for 8 people na pupunta. Ano, parang sobra-sobra na yung food. Kaya hindi na rin ako nagluto ng mga Filipino food. Saka yung pansit, hindi na rin. Ayan, meron pa tayong natira yung broccoli. Nung, I think magtutulis na tong broccoli natin. Pero tinignan ko siya, guys, ha. Fresh pa siya. Then, bumili ako nung tatlong, ano to, broccoli, kasi gusto ko din ng maraming broccoli, at sa, ay broccoli, tama, broccoli, saka cauliflower pala ito, guys, tapos yung cabbage na violet. Si Izzy kasi mahilig bumili ng violet na cabbage, ako yung green, pero ito lang yung available sa bahay, bigla ang chop suey lang to, guys, kaya ito yung, para lang hindi masayang yung ating, ano, gulay. And then, plan kong lagyan ng potato, siguro pwede naman yun, guys, nasa side naman yun, pare-pareho namang fruits yun. Para namang gula yun. Anyway, buksan natin yung gift na na-receive ko from Diana. Ayan. Di ba? Ang nice ng ano niya. Ng kolay, ng color ng ano niya, guys. Parang ayoko sirain. Day, before ko i-open to, maraming salamat, Diana, sa gift mo. Ngayon ko lang siya may i-open. Ayan. Dahil eto lang yung may time tayo na mag-vlog-vlog. Ulit. Tapos, sirain na natin para maulit yung big gift. Di ba sabi ganun? Ano yun? Parang may narinig ako. May ginagawa sa ano, guys? May ginagawa sa labas. Kaya maingay. Sweet naman ni Diana. Ito yung gusto ko na ano, na cream nung sinasabi ko sa kanya. Kaya lang, dahil sa sobrang dami ko na ginagamit, pa iba-iba. So, nag-stick na ako sa Neutrogena. Pero, sabi ko sa kanya, maganda to. Nabasa ko din yung review nito at gumagamit din siya nito. So, ayun. Binili niya for me. Ayan, gift. Thank you, Diana. Ayan, tatry ko din to. Kasi nga yung review na nabasa ko, ang ganda. Kasi nga, SPF 50 na din siya. Ano to, guys? Claire's. Tama ba yung pagbasa ko? Claire's. Yan. Ayan, guys. So, maganda to, guys, yun sa review. Saka, hindi siya yung ano ata, yung sticky. Ang ayoko kasi sa mga SPF, di ba, lalo na pag matataas yung mga SPF, ma-oily, ma-sticky. Ayan. Mm-hmm. Tapos, ayan, meron pa akong gift card na binigay ni Diana. Si Diana talaga. Ayan, thank you. At, wow. Ano to, I mean, Advent calendar. O, di ba? Hindi na tayo bibili ng Advent calendar. Meron na tayong bubuksan. Isa-isa. Ito is yung Lind Advent calendar. Lind is a chocolate brand, guys. Ayan. So, everyday, mag-start tayo ng, ano ba ito? Hindi kasi ako nag-Advent calendar. Pero, sabi ko, parang naisip ko na yun nung ano pa. Sabi ko, mag-Advent calendar ako para meron na abangan yung aking mga ano, kung makakapag-vlog tayo everyday. Yun yun. Diba? Kasi, pag nag-advent calendar ka, tas sa ano, abangan nila ano, yung mix, ganyan, ganyan. So, ito is yung ano ngayon, chocolate. Paano ba to? So, yung una, may number. Ito yung 1. So, ayan guys, meron tayong i-open everyday. Start natin ng December 1. So, ayan. Advent calendar. Ang cute niya, guys. Oh. Sa inyo, ha? Ayan. So nice. Thank you, Diana. Thank you so much. So, ito is from Diana D. Ayan. So, please subscribe on her channel. At ano, nauna na pala yung, nauna kasi yung magbigay sa akin si Beb ng gift. Kasi nga, akala niya hindi rin tuloy yung birthday ko. So, sinurprise niya ako nung mismong birthday ko, guys. Ayan, wala akong ina-expect na pupunta dito sa bahay. So, may nag-doorbell. Nag-vlog kami ni Izzy yung spa. Tapos, ayun nga. So, binigyan niya ako ng
ano, nag-bake siya ng muffin. Ayan, ang sarap na yung muffin niya. Thank you so much din, Meb. At yung, ayan, na-open ko na kasi in-open ko na yun sa mismong vlog ko, guys. Ayan, yung Clinique Happy. Ang bango niya, actually, ginamit ko ito nung birthday ko. Ayan, feel na feel ko yung amoy kasi hindi siya matapang, guys. Ang sweet ng ano niya, citrus smell siya. So, I love it. Thank you, Meb! Ayan, tapos kay Anne, nung pumunta si Anne, ayan, binila niya ako na, never ko pa itong na-try, guys. Perfume to, no? Florence Osaka Tangier. Ay, naku, hindi ko alam kung paano magbasa. Ang bango! Ayan, guys, oh. Diba? Ayan, tapos meron siyang ano. Nakikita ko to sa mga, ano, sa mga nagbablog na nagaganito sila. Ilalagay mo para mabango yung bahay mo. Tama ba ako? Diba kasi ako nagaganito, guys? So, ayan. Then, si Izzy, nauna na yung gift niya sa akin. Alam niyo naman, diba? Ayan, dumating na din pala yung pang-massage. Gusto ko lang na ipakita sa inyo, guys. Hindi ko na siya inano. Yung pang-massage na binili niya sa akin, sabi niya, in-order kita ng pang-massage. So, birthday gift ko na din sa iyo yun. Ayun, at saka yung eto, guys, yung kasi alam niya na gusto ko, lagi ako nagko-complain about my cellulite. May cellulite ako, pero hindi siya ganong ano, guys, ha? Hindi ganong ka-obvious, pero nagkakaroon ako ng cellulite. Patagal na yung cellulite ko, guys. Ewan ko ba kung may cellulite banda dito sa may ano ko. Ayan, sa my legs. So, ayan, in order to ni Easy for me. Ayan, sabi niya, ayan yung mga in-order ko for your birthday kasi alam ko ayan yung mga gusto mo. Pero, ewan ko kung magagamit ko to kasi tamad-tamad din naman ako. Yaan mo na magka, laan mo na yung cellulite, no? Siguro, inano lang ni Easy, malay mo effective. So, eto yung nasa loob niya, ganyan. Ano ba yan? Huwag mo na ipakita, no? Tapos, may cream siya. I think, ano to, magkano sa online niya to binili, guys, eh. Hindi ko alam kung magkano. So, skincare option. Ayan. Na-excite ako i-open na. Hindi naman niya binalot, eh. In-open ko na for me daw yan. Tapos, yun nating na, ano, nung ano pa to, mga, before my birthday, Thursday ata, dumating to. Tapos, sabi ni Izzy, ayan yung sa'yo kasi gusto mo massage, nagreklamo ka, gusto mo lagi magpa-massage. Ayan. So, tinira niya sa akin to kahapon, habang nakahiga kami. Ang ganda. Tapos, ano siya, may iba-iba siyang ano sa loob, guys. Now, open siyang ganyan. Tapos, papalitan mo to, kung ano yung gusto mo, may ganyan. Tapos, may ganito. So, meron siyang apat na ibang-ibang ano, pang-massage. Ito yung gustong-gusto ko kasi medyo, ano siya, parang mild lang. Tapos, pag gusto mo yung mga rough, ayan, yung mga ganyan. Kasi, tinry namin sa isa't isa ni Izzy kahapon. So, na-enjoy namin. Worth it naman. Ano siya, guys? Masyado nga lang siyang ma-vibrate. Parang, zzzz. Ayan. Magkano to, guys, kung gusto niyo din, no? So, check nyo sa eBay. Sa eBay ata meron neto. Hindi ko nakamutan ko kung saan sa binili ni Izzy. Nasa 70 plus ata, guys. So, worth it naman, no? Pang ano-ano lang. Kapag medyo maano yung back mo, ayan. Or your legs mo, ganyan. So, yun. Tapos, ano pa ba? Ayan. So, thank you so much sa lahat ng bigay ng nang gift. I really appreciate, guys. So, maraming salamat. Ayan. So, thank you so much din sa lahat na bumati sa aking kaarawan. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Especially for my subscribers. Ayan, kundi dahil sa inyo, wala ako ito ngayon, guys, sa pagiging vlogger. Ayan. So, masayang-masaya ako na nandiyan kayo na sumusuport sa aming vlog ni Izzy. So, thank you so much. And syempre, sasabihin ko din, sinabi ko na dito kay Izzy personally, pero gusto ko ding malaman din ng ating viewers. At sobrang thankful ako kay Izzy dahil, ayun nga, sabi ko, yung birthday ko, hindi ko yung magagawa without Izzy. Kasi si Izzy talaga yung nagumising ng maaga. So, sobrang na-appreciate ko yung kanyang effort for my birthday. At, ayun nga, sabi niya, masaya daw siya na ginagawa niya yung kasi he like entertain people also. So, ayan. Tapos pala, guys, ginanya ko lang siya kasi nag-thumbnail ako, guys. Yung gift natin. So, tapos pala, guys, nung birthday ko, sobrang napaiyak ako nung umaga kasi nakita ko na nag-message si mama sa akin. Tapos, nakita ko din sa Facebook ko na naghamda pa talaga sila para sa akin. Tapos, yung natouch ako is yung message sa akin ni mama na nandiyan daw sila palagi for me. Tapos, ingat ako yung sarili ko dito. So, bigla ko silang na-miss. Especially, syempre, si mama.
very close kami ni Mama. Sabi ko nga sa inyo, kung di nyo na itatanong, is after my work, binibilang ko siya ng favorite niya, burger, pizza. Then sabi niya, wala na daw masyadong gumagawa na sa kanya. So, na ano ko, napaiyak ako noong umaga, guys, na ayoko na umiyak. Ganun talaga, guys, kapag namimiss nyo, namimiss mo yung mama mo, malayo kayo sa kanya, especially your parents. Kaya nga sabi ko eh, hanggat nandiyan pa yung parents nyo, mahalin nyo, ipakita nyo. So, dati nahihiya ako magsabi kay mama ng I love you, nahihiya ako na mag-hug sa kanya. So, ngayon pag tinatawagan ko siya, ayan, sinasabi ko sa kanya, I love you, ganyan, ingatan mo sa sarili mo. Tapos pag umuwi ako sa bahay, siyempre every year umuwi kami sa bahay, hinahug ko siya, ganyan. Naiisip ko yung before nung nasa Philippines ako, minsan nagagalit ako kay mama. Ganyan, so naiisip ko yung mga ginawa ko before. Hindi naman yung galit na ano, kasi diba minsan merong hindi pagkakaunawaan na nagagalit ka sa mama mo, yung ganyan. So ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo, habang buhay pa ang inyong parents, mahalin nyo, ipakita nyo yung pagmamahal nyo sa kanya. So, alam niyo yung may time na namimiss ko sila sobra. Ayan, si mama, si papa, yung mga kapatid ko. Kasi, be very close, guys. Hindi ako masyadong ma-friend sa Philippines. Wala ako masyadong mga close friend talaga. Kasi, ano, kay work din sa bahay. Tapos kapag umaalis ako, kunyari sahod, kasama ko yung mga kapatid ko. Ititreat ko sila or si mama. So, ganun ako, guys. Minsan lang ako sumasama sa mga friends ko para gumala. So, ayun. At, kaya talagang namimiss ko sila. Saka never talaga akong natutulog sa ibang bahay nung ano, hindi ako sanay na matulog sa friends ko, mawala sa bahay ng 3 days, ng 2 days. Hindi talaga, guys. Nangyari lang ata yun nung may boyfriend ako dati na kunyari mag-outing 3 days, ganun. So, never ako napalayo talaga sa family ko. So, sobrang close ko talaga sa family ko. Kaya, nung nandito ako, medyo nahirapan akong ano, mag-adjust. Pero ngayon, dahil nagbablog ako, nakatulong talaga yung pag-vlog ko, guys, para mawala din medyo yung homesick ko. And the same time, si Easy nandyan, medyo, ayun nga, madaldal si Easy. Hindi ka mabubord kay Easy, guys. Tapos, lalo na yung nag-work ako, yun. So, sobrang, hindi ko na masyadong na-homesick. Ayan, so, sobrang dami ko lang ang ginagawa. Minsan, wala na din ako masyadong time kila mama tumawag. Pero, syempre, I always make time to call them. Yan, guys, papa-English tayo. Kayo nang bahala sa English ko. Ayan, so, ayun, sobrang na-touch ako at na-miss ko. Naiyak ako nun. Ayoko sanang umiyak nun. Napaiyak ako, napaluhan na lang ako na kung pwedeng umuwi, ganun, umuwi ng one day, mahag ko si mama, yung mga kapatid ko, ganyan. So, anyway, mga drama-drama, so, umpisahan na natin magluto ng chop suey. Meron pala tayong beef. Ayan, meron tayong maisasahog na beef. Ibabalik ko siya sa fridge kasi mamaya-maya pa naman ako magluto. Pero maghiwa na ako ng mga gulay. So, lalagyan natin ng potatoes, di ba? Ibang version yan. Then, yung carrots. Then, ayun nga, yung ating cauliflower, broccoli, cabbage, at snow peas. Habang nagbabalat ako or naghihiwa ako ng ating mga gulay, kakausapin ko sila mama kasi nag-message sila sa akin at nag-promise ako, natatawag ako sa kanila. So, hindi ako makakapag-vlog, guys, habang nagbabalat ako. So, pero stay ko dyan yung phone ko at natawagan ko sila. Hello? Hindi kita makita. Then sabi ko, tatawag na lang ulit ako kasi magluluto ako ng chop suey. So, naiwa ko na yung ating mga ingredients. Papakita ko sa inyo bago tayo mag-start. Ayan ang ating first time ko itong gagamitin, guys. Sana hindi siya magkulay, no? Kasi masyado siyang purple. Tapos yung ating carrots, potato, nagkikita yung potato, ating broccoli, cauliflower, at yung nasa baba yung ano, snow pea. Tapos, meron tayong ground pepper, oyster sauce, then yung garlic,
Tapos yung ito yung cornstarch to, inano ko ng water, 1 cup of water. Tapos andito pa pala yung ating bell pepper at onion. So ito yung ating mga ingredients na ilalagay. Ayan, siksikan na sila diyan. Nilalagay ko lahat diyan para wala tayong nakakalimutan pag nagluluto tayo. Okay guys, start. Wala mo naman cooking show eh, no? Maglagay na tayo ng oil. So gamit po yung ating olive oil. Ayan, itagam pa natin kasi maglalagay tayo ng, buti na lang meron pala kaning beef na naka-defrost na, so ginamit ko guys. So eto yan guys, nahugasan ko na siya at hiniwa ko siya ng maliliit. Buti na lang talaga, chinek ko yung isang fridge na may dineprosiisi na mga meat, siguro magluluto siya. Then, magugulat siya bakit wala dito yung beef na ano, konting beef lang naman yung kinuha ko guys. Oh, sabihin niya sa akin, alam mo pala magluluto ka, hindi ko nag-depress ng meat. Yung dinepress ko ay yung ginamit mo. Natalagan ko siya mamaya, sabihin ko ginamit ko guys. So, ilalagay na natin yung garlic. Garlic, garlic. Yan. Oh, this night. Oh, the love. Feeling ko ganito ako pag mag-isa ako, kumakanta-kanta ako gano'n, hindi ko mapigilan, nagbablog pala ako, no? Naan nga natin, medyo malakas yung apoy. Oops, 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 nasunog na. So, ilagay na natin ang ating beef. Yan. Yung hiniwa natin na maliliit. Ang ingay sa labas, na ginagawa kasing construction, yung ano ata guys, yung pathway. Pathway ba? Pathwalk. Ayaw ko. Oh, yun. Nasunog yung ano. Yung garlic. That's why nilagay ko agad yung ano. All this time. Dapat pala guys, magkakabit na ko ngayon ng ano, ng Christmas tree. Kaya lang, sabi ni Izzy, sabi niya, gusto niya kasama daw siya magkabit ng Christmas tree. Sabi ko, kailan naman natin gagawin yun? Kasi minsan nauudot. Sabi niya, baka daw bukas. Sana hindi siya tamaling bigla. Kasi minsan, pag may plano kami, hindi natutuloy. Pero pag walang plano, biglaan, ayun, natutuloy. So, sana nga, hindi makalimutan ni Izzy. Hindi siya maging busy. Kasi, malalate na tayo, di ba? Sayang naman yung effort natin pagkakabit. Tapos, ilang linggo lang tatanggalin na natin. So, ayun nga guys. Na-surprise talaga ako sa mama ko sa Philippines at sa mga kapatid ko. Lahat sila nag-greet sa akin. Talagang pinaghandaan pa ako. Tapos, yung mga hinanda nila yung mga gusto kong kainin pag umuwi ako ng Philippines. Jollibee, spaghetti, cake, yung Goldilocks cake. Ah, no, yung Red Ribbon na chocolate na cake. Gusto ko din yun sa Philippines, guys. Saka yung sa Goldilocks din, yung cake nila, yung chocolate flavor. Ayan yung mga gusto kong cake talaga sa Philippines. Ayan. So, yung mga gusto ko talaga, yung pa talaga yung hinanda ni Mama. Pero anyway, thank you so much. Ayan, nag-effort pa talaga sila Mama at mga kapatid ko na paghanda ako kahit wala ako doon. This. Medyo matagal maluto ang beef. Kaya, ano natin. Medyo tagalan natin, guys. Tapos, lagay na natin itong hinalo natin na cornstarch with water. 1 cup of water yung nilagay ko dito, guys. And 2 tablespoon ng ano, ng cornstarch. So, lagay natin yan dito. Yan. This time, oh, tapos, lagay natin ng oyster sauce. Lagay natin. Oops! Nakadumami. Nasa natin yan. And ground pepper. Ano tayo dito?
Patayin na. Ground pepper. Ayan. Ating konti. Sayang. Dancing with you're the queen of my 17. Wala na pinagkakanta natin eh, no? La 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 la, digging the dancing queen. Tapos lagyan natin ng salt. Yung kilikili ko, ginando ko talaga eh, no? Salt, salt, salt too. Ayan. So, konting salt lang, guys. Baka maging maalat. Alam niyo ba, yung luto ko na spring rolls nung aking birthday, medyo maalat siya, guys. Pero hindi naman sobrang alat. Napaalat lang talaga yung paggawa ko. Kasi napadami ata yung salt ko. So, antayin lang natin itong kumulo, then saka natin ilagay yung veggies. Okay guys, nagbabalik tayo. Ayan, malambot na yung ating beef. Tinikman ko na siya. So, habang inaantay ko siyang kumulo at lumambot, is nagugas na rin ako ng aking mga ginamit. Ayan, para wala na tayo masyadong hugasan mamaya. So, ilagay muna natin yung mga medyo matagal maluto. Carrots, like carrots. Ito pa lang ano, nakalimutan ko tong i-ano kanina. Yung ating ano tag doon, nakalimutan ko na patatas. Mahilig ako sa ganito, na pinagsasama ko lahat talaga yung mga gulay kaya nahihirapan ako mag-pick. All this time say goodbye and over love another star something ayoko sa gulay yung ano guys yung ma-overcook kaya hangga't maaari ano hindi siya ma-overcook sana di ba okay so ayan na. Napili na natin. Magpakahirap pa talaga tayong pumili. Ayan. Natuyuan na tayo na sabaw. Sabaw, sabaw. Check natin guys ano nangyayari sa labas kasi ang ingay. Ayan. So, ito yung ginagawa guys. O, kaya may mga ano. Ayan o. Nakita niyo yung truck. Tapos may mga nakalagay na ano sa street. So, hindi ko alam kung ano talaga yung pinipix nila, guys. Then, i-check natin yung box, letter box natin kung mayroon tayong deliver. Ayan. Lumabas ako kanina kasi nga chinek ko. Kasi yung ingay-ingay. Tapos, ilagay na natin itong broccoli. Ayan. At cauliflower. Lagyan na natin yung snow pea. Ayan. Cauliflower. Mahal ata sa Pinas yung ano, no, guys. Broccoli at saka ano, cauliflower. Pero ayan yung mga pinaka-favorite ko na gulay. Broccoli, cauliflower, halos lahat naman gusto ko eh. Hindi ko masyadong halu-haluin dahil baka madurog ang ating gulay. Ang ganda ko, ang ganda tignan. Diba? Yung cabbage kasi madali lang maluto so mamaya ko na siya ilalagay. Kaya lang, hindi ako sure sa lagyan mamaya tayo ng konti. Hindi ako sure sa ano, violet na cabbage. Never pa ako nagluto nito na nilagay ko sa chop suey ata. So, hindi ko alam kung mabilis natin siyang maluto. So, anyway, naglagay ako ng konti. Ang ganda tignan. Ang kulay ng buhay.
Oh, di ba ang colorful, ang ganda tingnan, guys. Wala pa dito yung ating bell pepper at yung cabbage na violet. Nag-try lang ako maglagay ng konti kung mabilis ba siyang maluto. At saka yung onion, di pa ako naglagay. Ang ganda tingnan. Parang matagal maluto ata yung violet. Parang iba siya. So, ilalagay ko na. At parang napadami pa ata yung aking ginawa. Ginawa ang inano, guys. So, konti-kontiin lang natin. Nalagay ko na lang sa plastic kapag masyadong madami. Ayan na, guys. Nilagay ko na yung ating cabbage pero hindi ko siya nilahat kasi masyadong madami. Akala ko kasi hindi siya agad madaling maluto. Parang hindi siya agad madaling maluto. Hindi siya yung katulad ng green na cabbage. Okay, so parang ayan, naluluto na din yung cabbage. Tapos ilagay na din natin yung bell pepper at sibuyas. Ayan. Baso colorful. Yum! Hindi naman madaling madurog ang broccoli at saka yung ano, cauliflower. Tikman natin yung ano, kamayin ko na, guys. Medyo matigas pa yung ano, cabbage. Yeah, malambot na din yung beef nito, guys. Okay! Done our my version of chop suey. So, ayan na, guys, ang ating chop suey. Chop suey, chop suey! Ito na, guys. Masaya ako kapag yung wala akong worry kasi minsan bumibili ako ng mga gulay tapos nasa isip ko siya lagi, ala, kailangan ko na lutuin yun. Pag hindi ko niluto, sayang naman. So, ayan, at least medyo naka-ano-ano na yung ating, ano. Ganun kasi ako, baka may binibili ako, tapos nag-worry ako ilang days na yun doon, baka masira. Siyempre, di ba, hindi naman basta-basta yung pera lang, di ba, yung ano mo. So, nanghihinayang talaga ako, lalo na pag may mga gulay, yung mga food, ganyan. So, nanghihinayang ako, guys. So, at least I'm so happy na nailuto ko yung mga gulay, hindi siya masisira. Diba? Kasi diba may time na pinatamad ka, magluto, ganyan. So, kanina umaga, nung gumising ako, sabi ko, kailangan ko talaga. Ayun yung goal ko, lutuin ko yung mga gulay. So, ayun yung number one goal ko. Kakain na ako, guys. Maglalagay lang ako sa bowl. Lagay na natin dito, baka maghulog. Ayan. Haluin natin para yung sabaw. Wala naman siya masyadong sabaw, guys. Oops. Ayan. Broccoli and cauliflower. Gusto ko yan. Gusto mo yon? Gusto ko yan. Ayan. Alam, gulay kong gulay tayo. Madami yung gulay natin. Tapos, yan muna yan. Painitin natin, palamigin natin mamaya. Yan, guys, yung ating kakainin. Tapos, lagay lang tayo dito. Magpapainit lang din ako ng ating rice. Mamaya pala, guys, kakainin ko yung ating ano, pineapple. Masarap siya with bagoong. Mayroon pa akong bagoong dito kasi yung kalahati. Nakalimutan namin, guys, hindi na namin nailabas yung aking cake nung birthday ko. Hindi na ako masyado nag-worry. So, nakalimutan namin mag-ano ng cake ko, yung i-ano pa namin. Tapos, nakalimutan din namin ilabas yung fruit platter kasi sobrang daming food na di na namin alam ko ano meron dyan. So, ayun yan, nakalimutan namin. So, ginawa namin ni Izzy nung gabi, kinain namin yung half, then kinain din namin kanina. So, mamaya, kakainin uli namin. Tapos, andito pa yung pineapple. So, ayun yan yung pineapple kasi sour. Pero, gusto ko dahil may bagoong. Sinasasok ko siya sa bagoong, kaya masarap. Kahit ma, ano siya. Kahit na asim, basta may bagoong masarap. Ayan, ready na yung ating food, yung kanin nila. Tapos, maglalagay ako ng itlog, boiled egg. Ayan, nagbo-boiled lagi si Izzy ng egg. Kasi alam niya, gusto ko ng mga boiled egg, lalo na pag may pasok ako sa work. Ayan. Iinit to pag nilagay natin doon. Malatang ko lang. Mm-hmm.
kalahati ko para uminit. Okay, so, malamig yung egg natin. Okay, luto na. Kain, guys! Kain tayo! Drinks! Ready na din natin ang ating drinks. Para hindi tayo tatayo. Kain, guys! Kain tayo! Chapsuy! Gulay-gulay again. Pag-gulay-gulay lang tayo dyan. Parang hindi ko gusto yung red cabbage. Red or purple cabbage. Para sa ano? Sa chapsuy. Mas maganda pa rin yung green. Pero ano, guys, ha? Mas healthy daw tong ano, red cabbage. Hindi ko mabigas. Cabbage. Repolyo na lang. Yan natin. Yung broccoli pala, hindi ko siya tinikman kanina. Pero ngayon, iba, diba, ini-steam lang to. So, mabilis lang siyang maluto. Crunchy. Pero luto siya, guys. Hindi ko pa lang sinubo isang galon, eh. Kain kayo dyan. Tikman natin yung cabbage na red. Actually, hindi naman matulis-tulis pa siya. Anyway, guys, close na natin yung itong vlog natin. At ikakusapin ko din sila, mama, tutawagan ko sila habang kumakain ako. Dahil after neto at after ko din silang kausapin, nilinisin ko yung ating guest room dahil yung aking mga kalat-kalat doon ay kailangan ko nagputin. Get ready na din ako para bukas. Yung aking uniform nalagay ko na sa bag para wala tayong makalimutan bukas. So, anyway, thank you for watching and hope you enjoy my videos for today. And see you on my next one. And please don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification button para lagi kayong updated kada may bago akong videos. Bye, guys! See you on my next one!